Hello. I'm COVID-19 Philippines. I would like to apologize, but I'm kidding a lot of people here, but the DOH is not releasing the right number eh. May DOH ba dito? Nasabi ko na, pero tuloy tong joke na to ha. During pandemic, malapit na naman yung SDE, pero gusto nyo pa, di ba? O, para masulit yung bayad nyo. During pandemic, nag-stay ako sa bahay, na-addict ako sa online shopping. Lazada, saka Shopee. May sabudul-budul yung mga hayop na yan. Mahilig ka? Mahilig ka sa Lazada? Ngayon kasi. O, di ba? Bakit? Budul-budul. Lahat ng pompyan sa kalendaryo, pinatulan. Oh, 8-8, 9-9, 10-10. Ubus yung 13-13 month pay natin eh. Ako nga, gumamit ako ng Lazada, bibili ko lang USB. For the first time, bibili ako ng USB sa Lazada. Pagpasok ko, parang pumasok ko sa Enchanted Kingdom. Ang daming rides. Anong na-add to cart ko? Air fryer, vacuum, yung mop na may spray. Oh, anong na-checkout ko? Lahat yun. Yung USB, nakalimutan ko. During pandemic, ano nangyari sa atin? Lahat tayo naging online seller. May nagbibenta ng ubi pandesal. Tatawag sa kaibigan, gusto mo ubi pandesal? Sakto! Nagluluto ako ng baked sushi. Nagpalitan lang kayo. Yung asawa ko, naging plantitos at plantitas. Yung asawa ko, plantitas. Sino mga plantitos dito? Ang mamahal ng mga halaman. Ang pangalan, Florioso Lagriosa. 5,000. Pag tinignan mo, dahon ng gabi. Grab. Magpapadeliver kayo ng Grab. Sino nagpapadala sa magpadeliver ng Grab dito? Ako. Eto, di ba? Grab food, no? Naranasan nyo ba yung tatawagan kayo ng Grab ng, hello, Sir Alex? Apo, Grab po ito. Oh, malapit na po kami sa inyo. O, di ayos. Sir Alex, pwede magtanong? Ano yun? Sampuin sa inyo. Natawagan kayo ng ganon? Natawagan na ba kayo na parang hino-hostage yung pagkain nyo? Sir Alex, kayo umorder na cheeseburger? Oo. Pag hindi ko kayo bumaba ng 5 minutes dito, hindi mo na makikita yung order mo. Kasi 5 minutes lang. Ako po, ha? Eto, totoo to. Manda ka na. Mabilis ang buhay sa Lazada. Naniwala ako sa time travel. Papakita na ng asawa ko, gusto mo to? Hindi ka pa nakakasagot? Na-check out ko na. Oo, dami, dami. Natawagan nga ako ng Grab. Taga-ano po ako, taga-tagig ako eh. Yung mga artista, kapwa ko artista sa Showtime, pag nalaman taga-tagig ka, oh my God, Alex, ayun bang BGC? Surrendra? McKinley? No, I live across the street from BGC. Really? What street? C5. Kasi ang tagig po, hinahati po sa mahirap at mayaman ng C5. Ang kaliwa po, puro mayayaman yun. BGC, Surrendra, Juan McKinley. Yung sa kanan, doon tumatakbo yung mga snatcher. Doon kami. South Signal Village. Taga South Signal Village ako, swear. Tinawagan ako ng Grab. Ginadya ko. Sabi sa akin, hello Sir Alex, taga South Signal Village kayo? Oo. May hold-upper ba dyan? Nakilala ko? Grabe, grabe, grabe sila. Tapos ang gusto-gusto ng mga, alam mo, kasalanan ng Pinoy ang grabe. Masyado tayo umaasa na ang serbisyo sa restaurant madadala sa bahay natin. May umu-order sa mga coffee shop ng, pwede maka-order ng frappuccino? Oo. Yung heart, yung bula, padala sa bahay. Anong kala mo sa street sa Maynila? Skating rink? Pag nakakita kayo ng Grab driver na pawis sa daan, alam mo di-deliver nun? Cake. Nakatusok na yung cake, yung kandila, at ang mahaba ang dedication. Kada lubak nun, kinakabahan yung driver na yun. Dahil pagdating na sa bahay, nasa yung dedication? Nasa taas po ng karton. Nagpapasalamat talaga ako at inibitahan nyo talaga ako dito, promise. Nakalabas ako ng bahay at nakita ko yung labas. Pero sa totoo lang, iniiwasan ko pong lumabas ng bahay. Kasi once na lumabas ako ng bahay, lagi ako nagpapaswab test. Ayaw na ayaw ko nagpapaswab test. Kasi pag gusto ko, online show lang eh. Dahil dito lumabas ako. 5 testing na ayoko. Unang-una, di ba mga nasa medical field naman kayo? Unang-una yung rapid test. Yung sa Showtime, linggo-linggo po, rapid testing, kinukuha na ako ng dugo. Alam ko namang hindi effective yun eh.
Pero ayun lang ang kailangan para makalabas ka ng bahay dati. Pinatulan ko. Pero hindi siya effective. Second, antigen. Nasal. Habang pinapasok ng stick, yung nurse pinapasok yung stick sa ilong mo, ano sinasabi ng nurse? Sir, relax lang ha. Talaga? Relax lang? Palit tayo. Ako magpapasok ng stick, marirelax ka ba? Ganito ako sa COVID-19? Bakit? Ang dami-dami na pupwestuhan, sa dulo pa siya ng ilong pumwesto. Ba't hindi ka naging kulangot? Kung kulangot ka, di araw-araw ako nagpa-swab test. Dahil ang Pinoy, may quality control sa kulangot. Bakit? Pag namumulangot tayo, hindi natin nire-release hanggang di bilog. Dami na bilog ko muna, pagkakulang, kulang to, refill, refill. May iba pang nurse, may nurse ba dito? Susmar Joseph, may nurse, akala niya bright idea, yung sinusukat pa yung stick sa mukha mo. Sir, kaliwa nga kayo, tingnan natin. Bakit? Para hanggang, alam ko hanggang saan? Talaga, marirelax ako dyan. May antigen level 2. Ano yung antigen level 2? Dalawang butas ng ilong. Antigen lang, dalawang butas ng ilong. Sabi ko, bakit? Para mas effective. Hindi. Paano pag yung kaliwa negative, yung kanan positive, it's a tie? Ano tie breaker mo? Yung pangatlo, the gold standard of testing, RT-PCR. Dalawang butas ng ilong, isa sa lalamunan. Sa lalamunan, susuka ko. Bakit? Tinanong ko eh, saan galing mistake? Sa ilong nyo po, doon ako nasuka. Yung pang-apat, yung saliva, hindi ko alam kung tutuloy ko ng joke na to, may nurse pala eh. Gusto niyo mabilis yung resulta ng saliva testing? Papalapit pala yung nurse, duraan nyo. Ibaba to sa yung result. Negative ka, hayop ka. Yung panglima, yung antigen. Yung panglima, yung antigen. Ayoko na sana tuloy ito eh. Anal swab. Yung anal swab, hindi siya hygienic, pero mabilis din, pero mixed emotion eh. Bakit? Ito tusok sa puwet mo, tapos papaamoy sa ilong mo. Mga guys, kapag mapaya, ay, naamoy ko, negative ako. Sabi ng mga principal sponsor, ba't napunta tayo sa puwet? Alam mo talaga, may joke dapat ako. Hindi ko lang, pinigil ko lang, pero bibitaw ko na nga. Balik lang ako sa rapor. May mga ibang kumpanya kasi, hindi marunong magbalanse ng rapor. Di ba yung mga nanay mo, hinihintay ka sa raffle dahil nagpaalam ka may raffle. Pero yung saya nila, depende rin sa iuuwi mong gamit. Naghihintay yung nanay mo alas 11 ng gabi. Oh, ano anak? Ano na palalo mo raffle? Ma, rice cooker. Ang dami na nating rice cooker. Kakakasal lang ng ate mo. Ba't rice cooker? Kaya lang, baka may nagregalo ng rice cooker sa mga principal sponsors. Mayroon ba nagregalo para hindi ko natuloy? May nagregalo? Wala naman sana. Kung meron, ibayin ko na lang yung item. Gawin nating turbo broiler. Di ba ganun? May mga, ang nanay mo, depende sa napanalunan mo. Minsan nga, sopa, galit pa eh. Ano napanalunan mo? Mas sopa. Saan natin lalagay yan? Ipapatong natin sa lumang sopa? Ang matindi pag tinext mo yung nanay mo, alas 9. Ma, nanalo akong 100,000 pesos. Kahit umuwi ka ng alas 4, pag uwi mo sa bahay, kala mo may lamay. Ang liwanag. May banner pa. Welcome, congratulations, Alex Calier for winning 100,000 pesos. Andun yung mga tsuhin mo, pinsan mo, hindi mo ngayon mula nakita. May mga kumpanya, sana invitahin niyo ako kasi nagagawa ko yun eh, nag-host ako. May kumpanya, dalawa lang ang raffle, minor sa major. Yung minor, rice, wala talaga nagregalo na rice cooker, no? Tutuloy ko itong joke na to ha. Rice cooker, saka 100,000 pesos. And the minor price goes to Cherry. Bino, aakit ka, Cherry, kukunin mo yung rice cooker mo. Ba, aalis ka na, di ba? Dahil rice cooker. Ay, Cherry, can you stay sa stage? Hintayin natin yung major. Tapos announce, the major prize, 100,000 pesos. Tapos aakit yun, magpipicture, malungkot ka habang dala mo yung rice cooker. Ang masaya yung nakamalaking cheque, 100,000. Ay, ang dami. Ang ayoko sa lahat na mapalalunan, yung 200 pesos na GC ng Starbucks. Dahil alam mo, mag-aabono ka. Kukunin mo, sasama yung kaibigan mo. Tig 150 kayo kagad no, ng coffee. May ensimada, 500 gagastusin mo. Ano pa yung isang ayoko? GC, 1,000 pesos, spa. 1,000. Pagdating mo, 995 yung Swedish. Sasabihin pa ng therapist, bibibigay 100, di abunado ka na. Ibubudul-budul ka pa ng therapist. Try nyo yung combination. Tapos yung may bato sa likod, 1,500 yun. Ang pinakaayo ko sa lahat, 3,000 GC Starbucks. Pagdating mo sa Starbucks, 3,000 GC Fridays. Restaurant. Pagdating mo sa restaurant na Fridays, hindi pagkain o orderin mo. Presyo. Isang 1,200. Tapos bigyan mo ako ng dalawang 400. Magkano na? 2K? Kulang pa 1,000, no? Hanapan mo ako ng tatlong 300. Talagang kakatasin mo.
Pero naniniwala ako, ha? Ako nagpapasaya lang ako sa inyo, pero alam ko na lahat tayo nalulungkot sa pandemic, pero asahan nyo lang na this will be over soon. If you're watching right now, ibig sabihin we're doing the right thing. Di ba? Alam nyo, ba't namiyasa ang COVID-19 dito? Masyado tayong hospitable. Anong hospitability ng mga Pinoy? Ang nanay, pag may bisita, alas 6 pa lang ng umaga, nagluluto na ng pagkain. Escabeche. Minudo. Ang sarap. Maaamoy mo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11. Pagkakain ka na, sasabihin ng nanay mo, huwag muna kayo kumain, anak. Hintayin muna yung mga bisita. Paunahin sila. Ayun ang pinakamasaklak na experience ko nung bata ako. Yung nasa likod ka ng kurtina, habang nakikita mo yung bisita niyong matakaw, inuubos na yung minudo. Inuubos. Tapos yung, ano, yung escabeche, yung isda, inuubos na yung side A. Tapos nililipat na sa side B. Naku, naiiyak ako dyan. Ang kanta ko dyan, parang Titanic. Every night in my dreams, I... Ganyan na nangyayari sa atin. Napansin nyo, napaka-hospitable natin, pati yung mga local virus, hospitable din. Mula nang pumasok ang COVID-19, wala akong kakilalang nagkaroon ng sore eyes, bulutong. Nag-giveaway din sila. Nag-uusap din sila, oh, may bisita tayo, COVID-19 yan, international yan, bigyan nyo muna yung limelight. Naniniwala ako na parang mga tao ang COVID-19. Nag-usap-usap sila, parang may assignment din sila. COVID-19 UK, COVID-19 US, COVID-19 Philippines. Tapos meron silang weekly meeting via Zoom. Nag-a-update din sila. Hi, I'm COVID-19 UK. I'm kidding a lot of people here. It's very, very, very good here in the UK. Thank you. Hi, I'm COVID-19 US. I'm kidding a lot of people here. They have to change politics to really kill me, but I'm surviving. Thank you. Hello. I'm COVID-19 Philippines. I would like to apologize, but I'm killing a lot of people here, but the DOH is not releasing the right number. Eh. May DOH ba dito? Nasabi ko na, pero tuloy itong joke na to. Ah. In fact, this country is weird because when I entered the airport, they welcome me with open arms. Eh. And I thought it was my I'm going to be famous here around May and or April, but I was beaten by that girl who's singing, "Bawal lumabas, bawal lumabas." So I waited for my time to shine around October and November, but I was beaten by the white sun, the Dolomite. Oh my God, it was so beautiful. So COVID-19 UK, COVID-19 US, if you're going to visit the Philippines, please don't pass by Tondo. I went there, I entered COVID-19, I left COVID-12. 7 was missing. Na-hold up ako sa Moriones. Iwasan niyo ang lugar na yan. Nakakaano, no? Masaya lang tayo. Because marami nakakatawa sa paligid. Nung kinasal kayo, natuwa ako kasi pag may mga kinakasal akong na-host o kaya nag-stand-up ako, meron tayong pag-asa. Kasi meron pa tayong nagpapakasal na alam nila magsasama sila na matagal eh. So hanggang may nakikita tayong nagpapakasal, meron pa tayong pag-asa sa buhay. Pero bago tayo magtapos, magbibigay muna ako ng tip sa inyong dalawa para tumagal yung pagsasama nyo. Sino ba magubayan? Siya? Unahin ko na siya. Unahin ko na si JC. JC, darating ang araw, iinom ka eh. Igimi ka. Kailangan mo rin lumabas. Para hindi ka masaktan, dali mo lagi yung wedding album mo. Kailangan nasa kotse lagi yan. May sarili kang copy. Para pag uwi mo, lasing ka, haharahin ka rito ni Charlie. Lasing ka na naman ah. Saan galing? Ang gulo-gulo nga. Ang layo ka na. Sasabihin mo, love, tama na. Lagi na lang tayo nag-aaway, Chari. Gulo-gulo na ng buhay natin. Namimiss ko na yung babaeng pinakasalan ko. Makakalimutan niya yung problema niyo. Lalo na pag nakita niya yung picture niya. Oh my God, I'm so payat pa there. Oh, lahat ng mga ng nagkasawa, tumaba talaga pagkatapos. Nag-let go. Ngayon, kung nakalimutan mo yung wedding album mo, plan B, plan B. Lasing ka. Nakita mo si Chari, nakatayo sa pinto. Huwag kang matatakot. Tuloy lang ang lakad. Pag malapit ka na, himatayin ka. Pag nahimatay ka, maaawa yan. Maaawa yan kasi mahal ka niyan eh. Dadaling ka niyan sa loob ng bahay. Huwag kang, pikit ka lang. Tapos, gagawin ang bibihisan ka niyan para ma-presscon ka. Habang inuubad yung damit mo, ito sabihin mo, huwag mo ba rin damit ko, mahal na mahal ko ang asawa kong si Chari. Pag gising mo, buffet ang breakfast mo. May choir ka pa. May mga petals ka, flowers, sinasabi ko sa'yo. Ha? Huwag mo tatanda. Ito na, Chari, para sa'yo. Sa mga may asawa dyan, pakisulat na po ito. I don't entertain questions after my set. Chari, pag nararamdaman mong naglolo ko si JC, huwag mong aawayin.
Huwag nyo kaming huhulihin pag bagong dating kami sa bahay. Ang lalaki, pinakamatalino pag bagong dating. Bakit? Praktisado ng mga barkada yan. Bago maghiwalay-walay yan, mag-uusap muna yan. Mare, para pare-pareho tayo, anong masabihin natin? Uminom tayo 3 bote, nandun tayo ng basketball. Sino nanalo? Lakers, 2 points. Okay? Saan tayo nag-inuman? Kala Peter. Okay. Habang nagdadrive na si JC, kala Peter. 3 bote. Lakers, 3 points. Kala Peter, 3 bote. Kaya pagdating mo, saan ka galing? 3 bote. Kala Peter, 3 points. Matalino yan, praktisado yan. Pag narandam mo naglolo ko, huwag mo aawayin. Ha? Hintay mo umuwi ng bahay. Pakainin mo na masarap. Marelax na si JC. Kakalma, pinakain mo eh. Paliguin mo. Marelax yan. Pinaligo mo eh. Handa mo yung tulugan. Tatulugin mo. Matutulog yan. Pero pagdating ng alas 3 na madaling araw, bigla mong gisingin. Bigla. Gulatan. Huy, gising. Magbihis ka. Umuwi ka na. Hinarap ka ng asawa mo. Pag nagbihis, huli. Nangyari sa akin yan. Kalagitnaan ako ng pantalon eh. Doon ko lang nalipungatan. Ay, bahay natin to ha. Galing. Okay. Marami pa akong joke, pero saka na, para pagkinuha niyo ulit ako sa ibang event. Di ba? More? Bayad ka? Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan. Let's do this. Sana nag-enjoy kayo.